guys, welcome back again to my YouTube channel. I can swear, I can joke, I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and you see me holding. So for today's video is a very, very interesting video. Lalo na marami nag-aabang nito. Maraming gustong mag-vlog, pero hindi alam kung paano magsisimula, kung ano yung gagawin, kung ano yung mga dapat tandaan. Chinchat nila ako. Ate Jen, paano ba mag-vlog? Anong gamit mong camera? Paano ba magsimula ng vlog? Kung gusto nyo malaman, just keep on watching. Una, syempre hindi tayo makakapag-shoot kung wala tayong camera. Yes, camera. Eh, paano yan, Ate Jen? Wala akong pambayad na. Wala akong pambili ng camera. Wala akong pambili ng DSLR. Wala akong pambili ng video cam. Pero may cellphone ka, diba? Yes, nag-start ako mag-vlog, e-cellphone lang. Hindi rin natin alam na maraming YouTuber na sikat ngayon is nagsimula, camera lang ng cellphone. Nagsimula ako, ang gamit kong cellphone is Cherry Mobile Selfie 2. Siyempre, importante din naman na malinaw yung camera natin, hindi yung malabo. Kasi kahit naman ikaw, diba, hindi magandang manood ng camera, ng video na malabo and madilim. Siyempre, hindi lang siya bastang cellphone. Ang napaka-importante talaga is mataas din yung memory ng cellphone mo. So, ngayon, ang gamit ko is Oppo Reno F2. Binili ko talaga to kasi napakataas ng memory niya. 128 internal memory. So, talagang hindi ako agad mapupunuhan. Lalo na, syempre, ilang take kayo ng videos niyan. Nakakainis sobra nung ang baba-baba pa ng internal memory ko noon. Yung Cherry Mobile. Sobrang naglalag siya. And aside from that, napakahirap mag-edit. Kasi, alam mo yun, ang dami mo nang pinag-compile na videos, tapos bigla siyang mawawala kasi nga hindi na siya kinakaya ng phone mo. Tingin mo pang support is yung ring light. Ayan, sobrang malaking tulong ng ring light kasi nakafocus talaga yan sa mukha mo and mas maliwanag and mas magandang panoorin yung video mo kapag may ring light. Kung wala naman, pumunta kayo sa labas, dun kayo mag-film, yung natural sunlight. Yes, maliwanag din yun sa camera. Okay na okay din yun. Huwag ka lang dun sa may sulok, kung saan madilim dun ka mag-video. I swear, walang manonood sa video mo. Next thing to do is, syempre, mag-iisip ka ng magiging content ng YouTube channel mo. Okay, ano nga ba yung content? So, content is kung ano yung iba-vlog mo. Kunyari, mahilig ka mag-travel. So, yung content ng YouTube channel mo is about traveling, papunta kung saan-saan. Kung mahilig ka naman sa makeup, so, more on makeup. Ayan, kung ano yung passion mo, huwag mong pilitin na kung ano yung uso, kung saan siya sumikat, yun yung gagawin mo. Kung saan ka lang mahilig, just have fun with it. Huwag mong pahirapan yung sarili mo na pilitin na gumawa ng content na hindi mo naman kaya. Siyempre, may video ka na. Ang next dyan is i-edit mo na siya. So, kailangan mo ng editing app. Yan, medyo challenging din yung part na yan kasi hindi talaga madaling mag-edit. Isa-isahin mo yan. Bawat video mo, i-combine mo. Then, yung mga sound clips, yung mga keme-keme na umaappear dyan sa ating video is napakahirap talaga. So, you have to be patient. Pero kung talagang, kumbaga eh, kung passion mo talaga, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, walang mahirap. Actually, mas yung application na ginagamit ko sa pag-i-edit ng aking video. So, unang-una si KineMaster and si PowerDirector. So, makikita nyo yan kung paano siya gamitin sa aking next video. So, yun guys. So, syempre, after yung mag-edit, i-upload na naman natin siya kay YouTube channel. So, ang isa pa rin na kailangan natin kung tayo ay gagawa ng vlogging channel is Wi-Fi or data. Kaya kung mababa lang din yung MB ng load nyo sa internet, hindi nyo rin siya matatapos na ma-upload. So, pala rin pagkawala akong load, pumunta na lang ako sa computer shop. And yun, dinadala ko yung file doon. And doon ko siya ina-upload. Mas mabilis. Kasi syempre, malakas yung internet sa mga computer shop. Mas
basta sa mga future, sa mga susunod kong videos, lahat yan isa-isahin ko. Lahat yan tatalakayin natin, tutorials, kung paano ba siya i-edit, kung paano ba siya gawin, yung YouTube channel nyo para mas maging maganda. May pera talaga sa YouTube. Pero bago tayo makarating doon, talagang marami pa rin tayong pagdadaanan and may requirements yung get para po bago tayo makasahod. So, ang tip ko lang sa inyo na tayong mga bagong YouTuber, huwag muna natin isipin yun kasi ma-i-stress lang tayo. Also, be natural. Yes, yung pagiging natural mo sa harap ng camera is a unique way na rin para makilala ka ng isang tao na mag-bilitin, na mag-sobrang patawanin yung mga tao, yung sarili mo, di ba? Ano, nagayahin yung ibang YouTuber na mga sumikat, ganyan. Hindi, just have fun. Alam mo yung feeling na kapag nasa YouTube ka, parang artista ka na rin kasi maraming nakakapanood sa iyo. Just have fun while doing vlogging. Promise, masaya siya. That's all for today, guys. Sana marami kayong natutunan. And kung mayroong mga part na hindi kayo maintindihan, mag-comment lang kayo dyan sa link baba. And i-explain ko po sa inyo. That's all for today, guys. See you on my next vlog. Kung hindi pa lang kami subscribe, mag-subscribe ka na. And i-click mo yung bell button dyan sa baba. Thank you for watching!